Hello, good morning. Good afternoon pala. So, hapon na pala ngayon. Good morning tayo. So, good afternoon to everyone. So, we have a presentation today. So, sa tingin nyo, anong presentation natin ngayon? Ang gagawin ba natin? So, ayan. So, ito ang gagawin natin ngayon. So, may dumating na naman na report, of course. Ayan. I think this is a laptop. Laptop board. Galing siya ng North Luzon, Bataan. So, galing siya ng San Pablo, Bulate, Tinalupihan, North Luzon, Bataan. So, yun yung nakalagay. So, ang ating customer si Sir Laborera Ira May Garcia. So, babae yung ating customer. So, ito ay, I think this is a part of laptop. Laptop motherboard, I think. So, marami tayong customer sa Bataan. Ayan, marami tayong nagpapagawa kasi kukunti daw ang technician doon. So, Bataan. Ayan. So, halos nagsisend sa akin. Puro Bataan eh. Kaya ina-upload natin yung ating mga video sa ano, mga malalayo galing kasi request yung customer kahit ulit-ulit na yung ating repair. So, ina-upload pa rin natin siya kasi kailangan natin eh. Kailangan kasi ng customer. Ayan, kaya maraming nagre-react dun sa ating YouTube channel. Sabi, lagi daw ang ina-upload ko ay marami daw akong nire-repair na 1050 Ti na version na video card. Ay, so, yun ay mga galing po kasi ng Bataan. At saka maraming user talaga ang 1050 Ti kasi una, mura. Pangalawa, 4 gig na siya. Yan. Tapos, branded pa, palit, mga ganyan, something palit. Tapos, yan. Ito na yung repair. Tapos, pinakamura siya sa 4 gig. Tapos, 256 bit na siya eh. O, di ba? San ka pa? Hindi na sa mga 1050 Ti lang. Mas mura. Kaya maraming bibili talaga. O, ganun yun, guys. O, yan. Ang i-repair natin ay eto. So, masyado siya malaki. I think this is a motherboard laptop. I think, yun, motherboard laptop siya sa tingin ko lang. Kasi, malaki siya eh. Ayan. Pero tingnan natin. I'm not sure. Naisip ko lang na yun ang ating i-repair. Kasi mayroon nang alam, may natatandaan kasi ako na mayroon magsisend sa atin ng laptop motherboard. Ayan. Nakaayos siya ng package. Tatabi natin itong mga bubble wrap para magagamit pa rin kasi ito eh. Halos yung LBC na pinagpapadalhan ko ay hindi na naglalagay ng bubble wrap kasi may naka bubble wrap na yung mga pinapadala ko. Ayan. Libre yata ang bubble wrap sa LBC. I'm not sure. Di ko lang alam. Yung iba kasi naniningil pa eh. May bayad pa yung bubble wrap sa LBC. Babe, di ba may bayad ang bubble wrap sa LBC? Ayun, may bayad ang bubble wrap daw sa LBC. 15 pesos daw. Ayan, kaya ako may dala ng bubble wrap. Yung mga bubble wrap na sinip ng customer. Hindi natin sinisira. Ayan. Kasi, yun nga, may bayad sa LBC. So, kaysa naman nagbayad pa ako ng shipping din. Cargo pa yun ng customer. Eh, meron naman siyang nabili na. So, ingatan na lang natin. Para magamit niya pa rin. Lasing. Hinantok mo yung bata. Lasing na yung bata.
wait lang. Iba pa lang natin itong baby ko. Nantok na. Lasing na lasing. Oops. Yups. It's okay, it's okay. It's okay. Dalawa, dalawa. Ah, cellphone. Cellphone, cellphone. Tan. Ayan, umiyak yung aking anak. Saglit lang guys, patulugin ko lang. Ito yung ating re-repair. Video card pala to. Kala ko laptop. So video card pala siya guys. Galing Bataan. So yan, continue natin later. Ayan, so tuloy tayo. Sinsya na kayo. Umiyak yung ating aking anak. So yung i-re-repair pala natin, kaya pala medyo malaki, ay ano pala siya? Palit na video card. Ah, palit. Este, gigabyte GPU. So, gigabyte pala to guys. Gigabyte AMD Radeon. Radeon RX 500. RX 5500 XT. So, yun pala yung GPU. So, kala ko yung parating is yung laptop board. Kasi may laptop board magsisend sa akin eh. Hindi ko lang alam. Meron kasi dun isa. Same size rin ng ating binalot. Baka yun. So, hindi natin sure. So, testing natin. So, ito yung i-re-repair natin. May pangalan naman. So, ang sabi lang sa problem. Ang sabi sa problem na to. So, lagyan ko lang ng anong pangalan. RX 5500 XT 8GB. Ayan, so, lagyan ko lang ng pangalan, guys. Ayan. So, nakalagay dito, pagka-open ko ng PC ko, saglit lang magno-display. Once na magno-display na po ang monitor, bigla na po siyang tatakbo na mabilis yung pa. Nag-try na po ako ng ibang PC, pero same issue. Po kapag may time na nakaabot siya ng ilang minutes, nagbubukas, check ko yung GPU, say, pero walang mga info na nakalagay din. Nag-try na din ako pang palit ng thermal paste. Okay? So, medyo allergy lang tayo sa repairing ng mga gigabyte. Yung mga gigabyte na walang display. Ayan. Kasi ang problem kasi sa mga gigabyte, ba't ito ay butas? Ayan. So, allergy ako sa repairing ng gigabyte. Kasi basta ang gigabyte ay wala ng display. So, kalimitan. Mahina yung mga GPU ng gigabyte. Mahina siya pag nasira na yung GPU. Ayun na. Doon na siya nagluko-luko. Kanda luko-luko lahat. Napaka, anong problematic i-repair ang GPU ng gigabyte. So, kadalasan hindi po siya nare-repair. Kasi may problem yung GPU chip niya. Kahit pag lahat ng IC, napalitan ko na lahat. Mga test points. So, wala pa rin voltage siya. Yung mga gigabyte po. So, medyo problematic repair po ito para sa akin. Ito mga gigabyte. Ayun. Kahit nabila na natin ang pesa, talagang napalitan natin. Kasi wala mga voltages yung mga test point. Pero, yun pa rin guys ang nagiging issue. Problema pa rin siya na kahit napalitan na lahat, wala pa rin siyang power. Pan-spinning, yung sinasabi natin, sabi na akala natin may power yung nag-spin yung pan. So, pag tinest po natin yung mga test point, patay pula ng test point, walang supply ng power. Yan, bawa yung 1 volts natin, wala. Yung ating B-core supply na 0.09, 0.08. So, wala yung VRAM natin na 1.3, 1.5. Walang supply. Yun. Yun ang problema guys ng ganitong mga GPU na ano, mga nare-repair ko na gigabyte ang brand.
Actually, based sa aking repairing, ang brand po na Gigabyte, iilan pa lang yung nare-repair ko. Nagiging success. Halos teres po ng aking Gigabyte na repair ay hindi po siya nare-repair. May problem yun sa GPU chip niya o kaya yung power control. Yung ating power controller IC. So, napakarami na po ng Gigabyte ko dito na ganito rin pero ibang modelo. Pero Gigabyte pa rin siya. Pero nakatambak dito, binigay sa akin ng mga customer. Yun ang issue, guys. Karami-rami ko nang nagastos na salapi para sa mga piyasa. Kasi yung ibang piyasa, guys, hindi natin natitesting kung good or bad. Mayroon siya mga be-in. Mayroon siyang be-in. Problem yung mga enable niya. Hindi walang functional yung pumapasok. Ayan. Yung iba, yung VRAM niya, hindi rin siya nagano. Kahit palitan natin siya ng IC na para sa ano. Palitan natin lahat yung mga IC niya na major test point niya. Wala siya. Ang problem kasi sa mga GPU repairing ay napakahirap po ng board view saka schematic. Wala, hindi siya available sa market. Hindi kagaya ng mga laptop. Marami kang mabibili. Ay, ito guys. Ay, nako. Kagaganda guys sa mga nire-repair kong ganito. Mga nakalilinis. Bago-bago pa. Ayan, pero yung chances, unlit na chances sa mga Gigabyte na video card. Based lang sa aking repairing. Yung kaya, actually, hindi ko siya gusto. Yung mga Gigabyte. Magandang, ano, brand sa motherboard maganda yung brand maano din to malaking company din to pero sa recommendation kasi ng mga GPU mas recommend ko yung mga palit kasi yung palit actually nung kahit na ako nagtatrabaho po sa store sa tindahan ng computer palit matibay talaga yung palit at saka Nvidia kasi yung mga palit eh Nvidia yung wala pa ako nata nakikita ng ano eh palit na AMD ang process ang ano niya chip puro GTX yan tapos yung ano guys yung isa pa matibay pa yon magamit nasisira din yung Sapphire na video card ayan base kasi nung sa store namin dati yung pinagtatrabaho ko store malakas yan Sapphire paha tsaka palit yung mga GTX na video card. Malakas siya, guys. Ito mga ano, Nvidia ito. Medyo mahal tong GPU na to. Maganda rin ang performance. Kaya lang, in case nga sa itinatagal, ayun siya, medyo mahina. So, itest na natin. Mahabaga ang ating oras. Okay? So, itest natin. Test ko lang siya. Para makita ko yung problem niya. So, ito ay SIGMA yung gamitin natin. Oops. Okay. Tapos, meron tayong 8 pin. Lagyan natin ng supply na external power supply na 8 pin. Okay. Tanggalin natin ang power ng harness para hindi masira ang ating program. Power on. Ayan. Umiikot nga naman yung pan. Pero, pag umilaw ang keyboard guys at inilipat natin sa onboard GPU. Kaya lang walang namlock. Bakit? Ayan, wala siya guys. So, wala siyang supply. Wala tayong nati-detect. Wala. So, may problem ang GPU nga. GPU nga problem. Pero sabi, minsan nag-o-ano daw, nag-o-on. Ayan. Pero wala tayong magagawa dyan. So, kailangan natin mag-proceed sa next step. Kasi wala siyang ilaw sa numlock. Power up. So, hindi rin siya namamatay. Long press natin. Okay, saka lang siya namatay. So, ibig sabihin, may malaki siyang problema. So, ating buksan. Napakalinis niya guys. Bagong-bago pa. Bagong-bago pa itong GPU na ito. Bagong-bago pa siya, pero may sira na.
Yan, parang medyo clear yung ating ano. Kasi may ilaw, maganda yung ilaw na position. Sa hindi nag-reflect siya sa camera natin. Okay, start ko na siya guys. Buksan na natin. So, na-break na yung warranty. Ibig sabihin, napagawa na siya. Na-break na yung warranty niya. Kasi, either yung customer pala kasi nakalagay doon sa note niya, nagre-thermal daw siya. Nagpalit siya ng thermal paste. So, ganda niya. Ganda, bagong-bago, linis. Dami, tambak na yung ano, mga gigabyte na video ko dito sa akin. Actually, hindi naman siya mga successful repair, guys. So, hindi ko lang alam kung ano ang sikreto ng gigabyte. Ayan. So, nag-thermal daw siya. Baloktot na yung ano na ito. Manipis lang yung ginamit. Ayan. So, ano to? 8 gig? Ibig sabihin, 2 gig guys ang isa ng ano nito. O meron sa kabila. Tingnan niya natin. Kung 1 gig or 2 gig ang isang VRAM. Ayan. So, tingnan natin. Wala naman siya sunog. So, yung ano niya, chip niya. AMD. Ayan. So, 2 gig nga guys ang ano. 2 gig, sa, 2 gig ang kanyang isang VRAM. Ito, ibig sabihin, latest version siya. DDR6 na siya, I think. So, ano ba nakalagay dito? Yeah, 8 gig OC. So, 8 gig OC siya. Ano kaya nakalagay na VRAM niya? DDR6 na ba? So, wala siya nakalagay, guys. Yung iba kasi meron eh. 4 gig. Minimum 4 gig system memory. 8 gig. Recommended. So, wala siya nakalagay, guys. Sana nga ating ano. So, hinahanap ko lang guys. Kasi dual ano na siya. 2 gig na yung isang VRAM. Ngayon lang ako nakapag-repair ng 2 gig ang isang VRAM. Limitan ay 1 gig lang. So, wala siya nakalagay guys. Saan ba nagtatago yun? Eto. Sa resibo. Ah, yeah. It's correct. Ano siya? DDR6 nga siya guys. So, latest version na siya guys ng video card. Ayan. So, tanggalin natin yung thermal paste. So, napakaliit nung chip na. Tapos, yung chip na, lumiit na rin. So, nagbawas na ng materials. Pinaliit na rin yung chip. So, ganda ng VRAM niya guys. 2 gig ang isa. Mahal yan. Maliit gig siya. So, alamin natin ano yung may sira. So, ngayon, wala akong idea kung ano yung para sa ano mga to. 12 volts ba to? Okay. So, wala tayong shorted. Walang short sa external. Wala. Ito ba ay 5 volts? Ayan, mabasa. 56 I think sa 1 volt. Ito. 12 volts. So, ito ay fuse. Okay, buo yung fuse. Ayan guys, so may fuse din dito para sa display to. So, okay, buo siya. Ito, fuse. Buo rin. Ito, fuse pa rin. So, buo. Ito para saan ito? Ito ba ang VRAM? 73. Ito sa VRAM. Ito ay 12 volts, I think. Okay. Kung ito ay 5 volts, VRAM 1.5. This is 1 volt. This is 12 volts. 1.8, I think. Or ito ang 5 volts. Kasi may 5 volts ang mga ano eh. Ano naman sa likod?
Parang medyo basa siya dito. Basa ba siya? May basa siya, oh. So, inspection natin. Kasi parang hindi ko masyado matandaan. Kung naglagay lang siya ng thermal paste, tapos hindi na gumana. Okay, check natin. Okay, inspection. So, kulasin ko pala itong ano. Para maganda. Kulasin natin. Ito lang problema sa mga ano. Sa mga gantong advance ano. May firmware na yung kanyang mga chip. Hindi ko alam kung sinong Pilipino ang marunong mag-ano ng firmware ng mga ganito. So, may nakita kasi ako sa China at saka sa Germany. Nagalagay ng firmware ng mga gantong chip. Ayan. Sana meron din dito sa Pilipinas para makapag-training. So, firmware installation mga gantong high-end na apps na mga video card. Yung mga tig 100K na video card. May mga firmware yan guys eh. Tatlo lang. May tatlo. So, ispat natin. Spatial inspection. Physical inspection. Para siya nabasa. Para saan to? Wala namang ano yung metal niya. Na plastic lang pala to. Guard lang. Yan para siya nabasa. Para siya nabasa. Dapat siya meron yan. Bagong-bago pa. Ayun. Ano to? Parang umulbok. Check lang natin. Ito parang umulbok to ah. Bakit ito ay ganito? Ano naging cost nito? Saan ang ating tweezer na isa? Ah, ito pala. So, tingnan natin ito yung napansin natin, guys. Ano to? Para saan? Oo, naputol ang line. So, I think may natinama ang line. Itong line na to. Ayan, oh. Wala tayong idea kung bakit siya. Napansin ko guys. Para saan ba ito sa likod? Ayan. I think line to. So sana ito lang. Para nabasa siya guys. So kasing ko lang to. Kasi this is a problem. I think problem to.
Sana hindi putol. Sa buzzer sound tayo. Connected naman. So, hindi naman siya putol. Pero ano siya eh, parang umuklap. So, parang umangat siya. So, okay, continue. So, bypass natin dyan. Parang siya basa dito. Ano sa likod nun? Eh no, parang mabasa siya. Bakit siya may ganyan? Para siyang nabasa. Night. Ayan no, pasok ko yata. Ba't may tunas-tunas? So, hindi pa available ang pyesa na ito. Ganitong latest model, hindi pa available ang pyesa. So, test natin lahat ng power MOSFET. So, ohms lang tayo. Ohms, kung ilang ohms. So, check natin. Ito, ba't ito yung 99, 19, parang iba. What's that? 198, tapos ang isa. Ay pumapalo lang 919K. Pero itong isa is 198K. So may problem sa pangatlo. Ito. So next tayo. Why? It's a B core, I think. 41, so 19 din siya. Oh, yun siyang isa, 9 lang, 10. Okay, it's a 10, then it's a 19, so 2, 19, tapos isang dalawang 198. Tapos isang 10. 10 kilo ohms. Okay, 10 kilo ohms. Okay, iba-iba yung designated niya. 198 sa dalawa, tapos dalawang 19 kilo ohms at saka dalawang 10 kilo ohms. Tsaka dalawang 20 kilo ohms and dalawang 200 kilo ohms, okay?
Kasi may 0.9 eh. So, okay yun. Alin yung problema? Kilo-ohms. Diet mode tayo. Okay. Ano lang, may problema tayo. Okay. Ayan, so handa ang mga problema naman ito, yung mga engates sa bumibigay. Kasi palaging sira ng ganito. Mga engage niya. Mga engage IC. Yan, mga engage niya. So, ano BIOS nito? Try natin sa BIOS. So, ito yung BIOS. So, detected dito kasi nakahang siya. Walang display sa onboard. So, try natin mag-flash ng BIOS. So, testing muna natin. Voltage checking naman. So, wala akong nakitang kahit na hinala. So, next step tayo. Voltage checking. Kasi nakaano siya eh. Wala siyang display. Nakahang. So, clip na natin. Apos na laglag. So, voltage checking, okay? So, salang tayo ng display para makita natin, baka magdigbil lang mag-display. So, hindi natin na-try sa ibang ano, display port. Dito natin, try natin. Display port. So, bang lang natin to pag uminit. Okay? So, power on. Uminit naman siya. So, uminit yung chip. Okay, 7. 7. Oh, nag-display siya, guys. So, may display siya sa display port. So, ang wala sa kanya, okay siya. May okay, may voltages tayo sa ating B-core. Yan, 7. 7. Okay, may display tayo guys eh. This is a 12 volts. Yan. And this is a 6. Wala tayo dito. Yan. Ang hirap sundutin siya guys kasi dito na lang sa ano. 1.3.
Yung ating ito guys, ang coil na to. Yan, napansin nyo. Ito yung ating DRAM coil. So, itong isa na ito, this is a 12 volts. Oh, right, it's a 12 volts coil. So, ibig sabihin, itong isa, either 1 volts to. Ah, hindi. Sa bypass volt din siguro to. Sa controller to. VRM controller. I don't know. Wala tayong idea. Pero sa kalimitan, sa 1 volts yan. Ibig sabihin, wala tayong 1 volts. So, may display tayo, guys. Ayan, no? Oh, display tayo. Pero sa HDMI, wala tayong display. So, yun yung gagawa natin ng solusyon. HDMI. Bakit siya walang display? So, nag-rethermal lang. Nag-rethermal, tapos nawala ng display. Yun, isang possible issue. Nag-rethermal, tapos nawala ng display. Ito yata yun na. Hindi ko lang siya masyado guys matandaan. Kung ito yung nag-rethermal, tapos nawala ng display. Okay? So, may display siya eh. Ano? Meron? So, via DPI port. So, lipat natin sa kabila. Power off natin. So, lipat natin dito sa kabila. Ayan. Buo ano siya eh. Mapansin nyo. Testing natin. Voltages. Ohms. So, ito ay nasa 6. Sa something 8 kilo ohms. 8 kilo ohms. Ganyan. Tapos ito ay nasa 76 kilo ohms. Ganun. 76 sa... So, hindi ko patandaan. Alam ko na sa... Ano to eh. So, ulitin natin. Makita natin. Sa ohms. Yan. Kasi perfect yung ano eh. Ito ba yung... Ilang ohms to? 8? Ay, bakit tayo nasa buzzer? Ayan. So, kung mapasin nyo kanina, ayan, mayroon tayong 39 to 40 ohms. Dito si Taos, ito yung ating... Ayan. So, meron tayong 20, 30. Yan. 30 ohms. So, ito yung 5 volts, I think. Nakalimutan ko na. Ito yung ating 1 volts ito eh. Pero ngayon, ano na siya eh? 0.7 something. 0.9 ganyan. So, meron tayong 19 ohms. Tapos, yung dito natin, so 7.0. Kasi may ano tayo eh. May difference kasi sa ohms. Kasi yung aking tester ay merong 3.6. Okay, mag-additional na lang. Tantya-tantya lang. Ayan, so lipat natin sa display port. Check natin kung may display. Okay? Ayan, tapos check natin to. Ito by... Anong voltages ba to? 0.8. 0.8 siya. Mababa na lang. Mga DDR6, mababa na yung consumption. May display din siya, guys. Ayan. Exhibits, display port. May mga display siya. So, patayin natin. Lipat natin sa kabilang display port. Ayan. Ayan. So, try ulit natin kung may display in display port. So, let's check. Ayan. May display. So, ibig sabihin, isa lang walang display by HDMI. Kapag ito nag-display, guys, itong gamit natin sa HDMI, mayroon siyang something error. Okay? Mapansin nyo kanina yung mga kinutkot ko na parang nabasa. Tapos yung may mga water-water na parang sinasabi ko ay parang may basa. Yan. Simple. Yung counting na yon, nagkukos siya ng resistance sa kapwa niya. Parts. Pag ito guys ay nag-display, kasi walang display siya kanina, nakahang siya eh. Pag ito ay nag-display, possible yun lang. So, mahirap natin hulaan. So, kailangan nating actual diagnosis. Yan. Tapos, kapag nag-display ito, by HDMI, kasi kanina wala eh. Ayan. So, tingnan natin. Kapag ito ay nag-display, so, ang possible next step natin is
yung nabasa nga na yun. So, lilinisin natin yan. Dahil natin, para may water, ano siya, damage eh. Pangalawa, yung ating, yan. So, ito. Titingnan natin kung shorted yung pan niya. Yan. Meron tayong mga pan testing naman eh. Marami tayong andito. Baka possible. Kaya ayaw niya mag-display. Shorted yung pan natin. Nagkakaroon siya ng conflict. Okay. Testingin natin bago tayo manghula. Okay. Power on natin. Power on. So, magdi-display ba? Okay. May display siya guys. Like I said. Ayan. Diba? Simple. Oh, may display siya. So, possible. Mayroon siyang water damage. Mapasin nyo kanina yung kunting mga water damage na sinusundot-sundot ko. Minsan, guys, yun lang yun. Simple. Kasi may ano siya, may bakas siya ng nabasa. Ayan. So, may bakas kasi siya ng nabasa. Tapos, yun nga, nag-rethermal siguro siya. Baka, so, hindi natin alam. Ano ba yung klaseng ginawa niya ang rethermal ng ating customer. Ayan. So, gumana siya ngayon. Pero kanina guys, kita nyo naman, wala kahit namlak, wala. Diba? So, ngayon, magpo-proceed tayo. Titingnan natin yung pan. So, baka dito nagkukus sa pan. Or, may isa pa. Yung pangatlo. So, una, yung water damage. Kasi meron siyang liquid marking eh. Na natuyo na lang. Medyo may basa-basa pa iba. Pangalawa, yung ano tawag doon? Yung sapan. Ah, yun ba? Parang nawala ako sa sarili ko ah. Ano ba yung una ko sabi ko? Yung una ay sa liquid. Yun. Yung kinutkot natin kanina. Tapos pangalawa, kung ito, sa pan, titistingin natin yung sa pan. Kung shorted or hindi. Ayan. Okay. Dami na nga usap. Tingnan natin. Balik natin siya, guys. Sa pan. Ayan. Tapos lilinisin natin yan. Kapag gumana sa pan, so, hindi sa pan. Either, yun nga, may water damage lang yan, guys. So, marking. Okay. Lagyan lang natin ng kaunting thermal paste to. Tapos lilinisin ko yan guys. Kasi wala naman siyang ano dito sa ano eh. Ha? May damig ito guys. Actually wala na itong warranty kasi pinagawa sa atin. Tapos na yung warranty. May dumi siya guys. May dumi. Ayan guys, marami siyang dumi sa mga port. Baka ito lang, dumi lang sa port. Pero nilipat na daw sa ibang PC. Ayan guys, oh, dumi siya. Makita niya ba? Buhok. Ayan. So marami siyang dumi guys. Parang charging pin ng cellphone. Pag may microscope mo yan, madami yan. Ah, dami nga. Madami nga dumi ito sa ano. Marami siyang dumi. Support. Baka yung support lang ang naging issue. Dami siya oh. Yung mga dumi siya support. Nakita nyo ba? Hindi nyo rin kita. Ay, hindi pala nakashow. Sorry. Sorry. Yan. So, mapansin nyo yung port niya. Ayan oh. Ang dami oh. Yan. Tanya nyo ba? So, may mga dumi siya, guys. May mga agiw-agiw. Okay, nagkakaroon ng conflict. Ano to? Burn marks? So, yung STMI kanina hindi gumana. Bakit kaya? Okay. So, tingnan natin kung bakit.
Mag-ano tayo? Yan natin ang thermal base. Ayan. Tingnan, baka sapan yung problem. Baka shorted. So, just tingin natin. Isa lang pala ang pan ito, guys. Single pan lang. Pero umiikot naman siya, mabilis. So, alamin natin. Then, kung hindi sa pan, ay sa liquid, kailangan natin siyang linisin. Yan. Tapos, hanapin ko mamaya yung chat ng customer. Parang nag-re-thermal lang yata ito, tapos nawalan daw ng display. Ayaw na gumana. Ayan. So, hanapin ko yung chat ng customer. Ayan. At saka, yung napansin ko kanina, di ba nag-re-thermal siya, guys? Yung isang thermal pad nakagandon, naka parang nakapato. Hindi siya pantay. Parang nag-ipit din sa sa kanyang VRAM. Eh, hindi siya pantay, maring nakatabi ngayon yung kanyang heatsink na nakapatong sa GPU. Isang possible cause din 'yon. Kaya kailangan talaga kung kayo mag ano ba, ako customers, wala akong alam sa computer, call na agad ng technician. Balin magbayad at least walang problema yung GPU mo o kaya yung iyong PC. Kasi magkano rin ang pa-repair nito, kamahal-mahal. Bibihira pa ang technician ng GPU. Maaring maraming technician pero hindi naman ganun ka karunong sa GPU eh. Bibihira lang kasi yung GPU technician dito sa atin, sa Pilipinas. Ilan lang. Talagang puro GPU lang ginagawa. So tayo guys ay ilan taon na tayo yung GPU yung ginagawa. Kaya may mga experience tayo. May mga knowledge na tayo talaga sa GPU. So ang wala lang sa atin ay yung GPU chip reballing. Kasi medyo mahal yung machine. So hindi natin kaya bumili. Pero kung may magdo-donate, tatanggapin po natin ang maluwag sa ating puso. Ayan. Testing natin guys. Titingnan natin kung may improvement. Kung may display. Okay. Okay. Ayun pala guys. Yung pangatlo. Nakalimutan kanina yung sinasabi ko pangalawa. Hindi ngayon. Pag ito hindi pa rin gumana dito. Yung pangatlo. Kaya lang siya gumagana ay sa extender. Dito guys. Kaya lang siya gumagana. Kasi maliit lang yung red nito sa dito sa ating PCI sa motherboard. Ibig sabihin yung data na nandito, hindi na nagpa-function. Eh, may problema yun sa chip guys pag ganun. So, tingnan natin. Bago natin siya husgan, okay? Okay. Saksak natin ang alamin natin. Okay? Kapag hindi ito gumana dito sa ating board, at nilagay natin sa extender mamaya at gumana, yun lang, may problema yan sa chip, guys. Ayan, may display tayo, guys. So, mayroon. Ayan, no, umilaw. Oh, umilaw, guys. Oh, sa tingin nyo, anong problema? Sa tingin nyo, guys, water damage. It's a water damage, I think. Kasi may, ano eh, sa visual inspection natin. So, kanina talaga, ano siya eh. Wala siyang display. Sinalpak natin. Napansin nyo, sinalpak ko yung HDMI. Nakahang lang siya. Ayaw mo lang umilaw yung kanyang ano. Ah, di ba? Napansin nyo. Tapos, nung binuksan ko siya, guys, medyo kukunti din yung thermal paste. Pero, okay lang naman. Gagana kasi yun kahit konti yung thermal paste eh. Tapos, may mga liquid-liquid siya. Tapos, may kinutkot ako yung parang umulbok. Parang bumuga ganyan, guys. Yan. Display siya, guys, oh. Tanya nyo. Patayin na natin. So, next step tayo. Cleaning.
cleaning solution is the best option. Ayan, guys. And then, after cleaning, guys, ibig sabihin walang problema yung pan, yung pangalawa nating option kanina. Okay, yung unang option natin is water damage. Okay? Ayan, no? Yung marking na yun, yung sinasabi ko. Ayan. Ayan, no? Ayan. Ito, sa side na to. Tapos yung kinutkot ko dito, guys, yung parang, yung pintura niya, gumanon. Bumukal. Ito, guys, tinanggal ko. Diba? Yung kasi yung ano eh, yung isang problem ng pag naapektuhan ng isang water damage. Yung corrosion sa isang part na yun, nagkukus kasi yan ng, diba yung pintura, pagbasa yan, mayroon na siya ng resistance. Para na siya nakadikit sa kapwa lines. Yung pintura na yun. Kasi may liquid na siya eh. Resistance kasi yun, guys. Mapansin nyo, yung water, pag natapunan, di ba, umuusok. Kahit naman lay-lay ng pyesa, umuusok pa rin. Kasi kumukulo yun, guys, nagkakaroon ng resistance yun between two lines. Ganun yun eh. So, hindi naman tayo ganun katalino sa ano, pero yun lang yung naintindihan natin. Kahit pa paano. So, yun, guys, gagawin ko dito, cleaning natin. Yun yung best option. At I think, yun lang ang problem niya. Water damage. Okay? So, i-cleaning ko lang siya, guys. Actually, marami na akong cleaning repair sa video natin. So, hindi ko na kailangan to ipakita. I think, run na kasi tayo ng 45 minutes din. Actually, na-explain ko naman siguro lahat sa inyo, guys. Tip na yon, mga explanation ko. Kung papanoorin nyo dire-diretso yung video kahit na in-skip na natin yung cleaning. So, hindi naman kailangan pakita. Basic na yun eh. Para ka lang, guys, na nagugas ng pinggan. Then, tinuyo mo siya ng damit. Na kailangan walang liquid. Yan, ganun gagawin natin. Pero hindi liquid yung pangano natin, ha? It's a lacquer blue. Tutuyuin natin yan. Yan, mas maganda palinis. Pwede din po ng alcohol ang panlinis. Yan. So, lilinisin ko lang siya, guys. Yun yung aking best option na para sa repair na to. Is a cleaning. Yan. Okay? Just wait lang, guys, ha? So, show ko na lang sa inyo mamaya. Stress test natin yan. Lilinisin lang natin yan. At least, yung first issue natin is na-solve. Kailangan kasing ma-solve yun eh. No display, pero may power, pan-spinning. Tapos nag-test point tayo. Open. Complete yung ating test point. Walang problema. Ayan. Tapos siyempre, physical inspection. May napansin tayong basa-basa. Tapos may liquid pa kanina dito sa may part ng ano, B-core IC, guys. Di ba may liquid kanina kung tinudot-dot sa video, una natin video. Tinatanggal ko, sabi ko to, ano to? Liquid? O yun, di ba? May liquid siya. Ngayon, kailangan natin alisin yung liquid na yun na nagkukos ng resistance para sa nagpumipigil sa ating controller IC, voltage controller IC na maglabas ng mga voltages ng bawat test point. Okay? So, cleaning ko lang siya, guys, ha? Show ko sa inyo later. Ayan, tuyo na siya. Pwede na. Pwede na natin siyang lagyan ng thermal paste.
Tapos, ang gagawin natin ay lagyan natin na dito. Lagyan na natin siya dito. Para malinis. Takluban muna natin yung kanyang back. So, no, nilagay natin ang kanyang protector, back cover protector. Ayan. Plastic lang yung kanyang back cover eh. Plastic lang siya. So, naging cause nito is water damage. So, tingin ko yun ang naging cause niya eh. Kaya siya walang display. So, next, apply tayo ng thermal paste. Ang gagamitin natin ay Cooler Master. Okay. So, ito siya. Cooler Master Ice Fusion. Para maganda-ganda yung kanyang kapit. Kahit umapo yan, okay lang. Sakto lang yan dyan. Para hindi masyado siya matuyo. Sobra yata. Bawasan natin.
next, lagay natin ng kanyang thermal pad sa ayos. Kasi hindi mo wala sa ayos yung ano niya eh. Para mag-fit siya. Ayan. Basag na siya. Okay, tapos ito. Meron siya dito, dito. Okay na. Kulang. So, okay na yan. So, perfect na yan. So, ito. Nakalapat naman yung ating VRAM. Kaya walang problema. Okay. Okay na. Okay, perfect. Takpan muna natin, baka may shimot na tornilyo. Okay. So, list test. Test natin. Maya HDMI ang gamitin natin pang ano. Power on. Okay, pan spinning. Nawala ang display. Ating profile ay low profile. Ating
HDMI. Patay lang monitor. Lagyan natin siya ng hard disk. Hard disk. Power off. Okay. Power on. Okay na, may display na. Success. So, ito yung na-repair natin. So, ang love letter ng ating customer ay, ayan. So, wala siyang display kanina nang dumating sa atin. So, okay na siya, may display na siya ngayon. So, stress test na lang natin yan kung okay na. So, check natin. So, okay na siya. May display na. 8GB. 8GB. 128-bit. Mababa lang yung bit niya. 128-bit lang siya. Tapos 8GB. So, yan ang ating model. Gigabyte. Sa vendor. So, okay na siya. Stress test na lang yan. Stress test natin. So, yung temperature niya. Hindi pa natin na-install yung full driver niya. Pero detected naman siya. Pwede na siyang stress test. Ayan. Okay na siya. May display na. So, kanina walang display. Nasolve na natin yung issue. May display na siya. Okay na siya. Ayan, working na. So, binigyan natin sa cellphone. Nag-live tayo sa Facebook. So, ayan guys. It's working fine na siya. Stress test na lang natin yan ng maayos para ma-update natin yung ating customer. Ayan. Okay na yung kanyang GPU. So, nag-live ako sa Facebook, sa video card repair natin. So, nag-live tayo dun sa ano, para sa GPU nating nare-repair na to. Ayan. Stress test na siya. So, okay na siya. It's working na.
So, naging problem lang natin is water damage. Ayan. So, update ko na lang kayo later. Stress test natin hanggang mahabang oras para makita natin na successful yung ating repair. Okay? Ito na yung ating stress test result. So, pakita ko sa inyo. So, yung aking ano, pag mga ganitong GPU, yung gigabyte, matataas yung mga wattage nito. So, halos ang mga ganitong ano, dual pan, halos nasisira lagi yung aking mga ganito yung wiring. Kasi itong mga wiring ko, hindi naman siya design para sa ganitong full load. Kasi mababang unit lang ating power supply. So, nag-overheat na naman siya. Yan, overheated na naman siya. Sobrang init, yan. Kasi mahina yung ano eh, wiring natin. Hindi kagaya nito wiring nito, malaki. Yan, so, pero okay naman siya. It's working fine. So, stress test na natin. Ito siya. Yan. Magana nga naman siya ng maayos. Hindi na makita ang ating ilang minutes. Bula. Ayaw. Ayaw makita. Ayan, ayaw niya. Ayan, so, stress test natin. Okay naman. Ayan. Yung kanyang temperature. Ayan, stable. So, umabot lang siya ng GPU temperature natin is yan, 75 degree lang. Bagong palit na yung thermal paste natin. So, yung ibang temperature, so, hindi nare-read ng lumang ano natin. Ating, tag dito, take power of GPU say. So, ayan. So, ayan yung ano niya. Kompleto naman siya. So, detected gumagana. So, stress test natin. It's working fine naman siya. Ayan. Pwede na natin ibalik sa ating customers. At least may display na siya. Ayan. So, hanggang dito na lang ating video repairing. Na repair natin ngayon na Gigabyte. So, ayan. Gigabyte 8 gig na ang modelo niya AMD Radeon RX 5500 XT 8GB. Okay, DDR6 na siya. Latest modelo siya ng video card. So, ayan. So far, papasalamat tayo at na-repair natin yung GPU natin ngayon. So, at least, nag-success tayo sa Gigabyte. Kasi, kadalasan naman, lagi hindi na-re-repair yung mga Gigabyte na pinare-repair sa atin. Ayan. So far naman ngayon, naging good result naman. Ayan. So, it's working fine. Okay, hanggang sa muli. See you on the next video. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you on the next video. Bye-bye.